Mga sobrang pogi. Hindi na ako pogi. Mga unexplained ako lang ang gwapuhan.
Mababait ito. Hindi ito tumatagay nun. Hindi ako tumatagay. Hindi ko nang pumulok. Patalaya mong bago ka. Pulutan niya na yun. Bago ka. Yan, guys. Oh, oh, oh. Oh. Ang kamay! Ang kamay! Kailangan namin na lahat ng ano, labor na doon na gagawin kasi for good ka na. Ano man yung binabalak mong negosyo, gawa pag talahin ng Panginoon at talaguin, tuloy na magkarasan ng gagawin. At maraming salamat sa iyong presensya dito sa amin. Yun lang po at maraming salamat.
Amen. Kanta, kakanta. Na tayo, kahit wala ng audience, kanta pa rin tayo. Pero masaya. Ang nagustuhan ko sa attitude mo tayo, yung band. Yung pag-music, grabe yung ano mo, yung parang passion eh, no? Passion niya yung music eh. Iba kasi yung passion, pag sinabing passion, hindi na mapagod, hindi na hihiya. I don't care kung sasabihin ng iba, sito na ito ako. Basta ako gusto kong maganda. Yan ang passion, no? Sa isang music eh. Yan eh. Sabi ko nga sa iyo last week, mauna ka lang kasi babakas yung web sa inyo. Di ba ako nakapunta lang ano eh? Ang Ines ba yun? Asan ba ito? Asan ba Ines? So, sabi ko nga, God willing, nadalhin ko yung pamilya ko doon sa inyo. May mga dagat doon, hindi ko kami. Libre na. Libre na. Kailan ba yun? Next month? Hindi naman, di matagal pa. Ah, okay. Matagal, pero at least friends tayo ba? Tandaan ko yun na ate. Ba, sa Vales? Okay. So, yun lang te. Isang ano lang, isang chorus lang yung kakantahin ko. Pero humingi ako lang paumanhin sa lahat. Kasi ito'y hindi naman Christian song. Pero ano siya, yung lyrics niya maganda. It's about friendship. It's about friendship. Bigyan mo nga muna kay Jay, eh?
Dali, kuha ko sa... Kuha ko sa ABC, kuya, wait lang. S lang yun na dyan eh, tapos D. Yes. Meron itong S yung sasabot. Used to be frightened and scared to try of things we don't really understand why. We laugh for a moment and start to cry. We're all crazy. Nangyayari sa atin ngayon. Now that the end is already near, we reminisce of yields and cheers. Even if our last two rays will never clear. Farewell to you, my friend. We'll see each other again next year. Don't worry, cause it's not the end of everything. Kumakanta rito, nasa likod ko siya. Parang ano, parang siya ni Papla kasi ang loob ko. Siya kasi yung sabi ko, huwag hindi na iinis si ate. Kasi nangingimi nga po sa kanya, parang ano siya. Sabi ko, huwag mo sa kay ate. Sila, huwag ka nag-iyak. Huwag ka nag-iyak. Huwag ka nag-iyak. Tapos nung nga pong Friday, hindi ako naka-attend. Tapos narinig ko yun. So, ano yun naman? Biglang, paano may ganyan? Sabi ko, ano kaya naman? Inaawit ko yung cellphone ko eh. Kasi nakikinig lang ng message ng, ano, ng gawain noong Friday. Tapos nakita ko, naano ko po yung kanyang patuto niya nung nag-ano siya. Tapos sabi niya, ipapaalam. Sabi ko, bakit niya nagpapaalam siya? Diyan, sabi niya, bukas yun lang. Inaawit kami ng cellphone. Kasi wala po akong kausap na sa bahay na. Tapos yan nga po. Tapos si Ate Chiti, nagtatanong rin sa akin,
May ano? Ate, saan? Ano ba si Ate Janet? Uwi ba yung ano? Hindi ko nga maintindihan. At sabi niya nung nakarabi, babakas yun. Tapos ngayon, ewan ko ba, napapakano sa... Sabi ko, napapakano sa mata ngayon. Hindi ko maintindihan. Magkano? Nakakalungkot na ako kasi... Kumbagay, isa sa silang ginagamit ng friend para sa akin. Pagpalakas. Ibig ko sabihin noon, ng Panginoon na hindi forget me na wala. O papahinga ka. Amen. Diba? Kailangan mong, huwag mong isipin yung huwag kang tumingin sa tao. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Huwag kang tumingin sa tao. Narito ako lagi. Hindi siya ang iyong kalakasan. Ako. Amen. Di mo ba? Kayo po ang aking ano. Kaya maraming salamat po Ate Janet at kay isa sa ginamit ng Panginoon para sa Ate. Walang iyak ano, Brad? Walang iyak. Ate, ito. Tears of joy. Saya-saya ko siya. Ah, saya-saya niya. Pwede ako nabang. Sa prayer po ang Panginoon. Sana po ay mag-uwi sa Pilipinas ay tuloy-tuloy pa rin po ang inyong
Mama? Limited lang yung alam namin sa inyong buhay, pero huwag yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi you deserve to be happy. Yung panahon na sabi nyo nga eh, baka yung ilan sa amin dito eh, hindi pa isinisilang na halos kalahati ng buhay nyo eh, nag-abroad na kayo, eh ito na siguro yung perfect time ng Panginoon para mag-enjoy naman tayo, hindi yung puro trabaho. Kasi wala namang nangarap ng bawat isa sa atin na magtagal dito sa Saudi Arabia. Ang hiling ko lang sa Panginoon eh, magkaroon kayo ng live-live. Isa ka lahat, ano? Pero tuloy po yun, kasi... Nagulat ako ah. Ano eh, material na bagay, nasa inyo na. So, bilang tao, nakilala ninyo naman ang ating Panginoon, yung assurance na kaligtasan ay nasa atin na. Pero talagang ano eh, bilang tao, kailangan din natin maging masaya. So, pakisabi po, anong pangalan ng ex niyo? Biro lang po. Sige na, hanap na ako. So, maraming salamat po sa buhay ninyo at kayo ay naging bahagi ng Jacob family. At nawa ay sa anumang dako ng Pilipinas, o baka pagbabakasyon natin sa Hong Kong o Singapore, o sa dalhin tayo ng Panginoon at magkita tayo. Minsan eh, meron akong mama na natawag na kahit na sobrang kulit ko sa inyo, kaya nga po ako nalulungkot kasi wala nang bibili ng pintas para sa akin. Tatandaan niyo, wala po tayo ng batak. Sabi ko ito sa bintero, na pamaana. Kaya naisteriada. Binili naman na ako. Wala na rin akong mautangan. Kasi hindi ako ka-generous naman niya eh. Wala na rin magpapakape. Baka sakali, mami. Kasyo ko may mga hindi nakapagkape. Ilang kayo, ilang kayo. Majority. Kasyo ko magkape mamaya? Yes! Exit ba? Majority. So, alin nga po, no, salamat po sa buhay ninyo at nawa ay bauli ninyo yung verse ng Psalm 23. So, sabi po doon, tuwing awit ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pastures, He leads me beside the still waters. He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." "Yes, I don't walk through the valley of the shadow, then I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou prepare a table before me in the presence of my enemies. Thou anoint my head with oil, my cup run over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." So maraming salamat po sa buhay ninyo. Salamat po sa mga naitulong ninyo sa bawat isa sa amin. At Diyos na po ang bahalang magbalik ng lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin at lalo-lalo na po sa Jacob si family. God bless po at Janine. Happy days! Pwede po magsitayo ang lahat bago po akong kakanta. Happy days. Happy days. Ayaw nang umiyak eh. Happy days tayo. Oh, happy days.
Say happy day, say happy day. Nakikita natin
May side naman siya na kasi minsan nakikita mo siya. Kahit pa ako sa isang sulo, ang mingit eh. Tumatawa mo kasi. Pagka pag-uwi nyo, sana patuloy din kayo na maglingkod kay Lord. Kahit ang pinakita ninyo dito sa ano. Tsaka kung pag-ibig ang hanap mo, anak si Lord. Hindi ka pa masasakpan. Pag may problema ka sa gadget mo, hindi bababa si Kuya Mek na dikmahan na! Hindi mo dahan na ito, Kuya Chief. Hindi ka nagulang. Hindi ka nagulang. Labis ka. Labis po ako yan. Labis ka na. Bakit si Kuya Mike? Bakit si Kuya Mike? Ngayon ako nakita sa video. Para sa akin lamang ay talagang may strict tactic na parang nasa kanya yung pagmamahal, nasa puso niya, hindi niyo makita sa face niya na kita yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Maganda bang mga lang sa kilos niya. Lahat na ginagawa niya ay sila sa puso niya. Yung ibig sabihin ko na nagmamahal siya sa atin, titignan natin siya ay parang siyang tanghili mawansin. Hindi sa sarili ko, mabait siya kung nabukita. Then, ako din gano'n yun. Hindi nga na ako, strip ko. Ay! Plado. Parang, kaya ni Ate, ni Ate Jari, na-strip ko siya. Walang sa puso niya, ang damdamin niya nasa siya ay uuwi na sa Pilipinas, ang minsaheng salita ng Diyos na ipadala ko sa kanya, kasi hindi na may iwasan na ang salita ng Diyos ay nasa kanyang puso na at hindi na ito mawala pa. Ang pagkabuna din niya ay nasa dala-dala niya ito, kailanman hindi na ito mawala sa kanya at hindi na ito mabalikan. Siyo, tama na rin ang panahon na natutunan niya dito sa Saudi Arabia. Nagang pinaitulad pa siya ng Panginoon na matatagpuan pa si Kristo dito. At namuhay pa siya at natutunan niya maraming bagay about Jesus. Ito ay nadalhin niya sa Pilipinas. At hindi niya maiwasan na yung pangaral niya ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya sa salita ng Proverbs, at ito diba, na Proverbs chapter 3 sa 5 to 6 na kailangan na lagi po tayo manalig sa salita ng Panginoon habang tayo ay mangaral sa ating mga sa buhay. Lord, trust in the Lord with all your heart. Do not depend your understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path you lead. Sa Proverbs 3:6. Dito naman sa Proverbs 2, chapter 2, verse 10. Wisdom will instill your heart, and knowledge will fill you with joy. Wise choices will watch over you. Understanding will keep you sick. Dito sa 4, Genesis 54:40,
The Lord will send His angel with you and will make you mission successful. At dito naman sa 5 ng Deuteronomy, chapter 31:8, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will be neither fail you nor abandon you. Ang ibig sabihin, hindi ka niya iiwan pagpa kailanman. So, ito mga salita ng Panginoon ay para sa iyo. Like ka lang sa Panginoon, hindi ka niya iiwan. Para alam ang mga salita, laging manalangin. Salita alam ng Panginoon at manalig ka sa kanya yun sa mas sariling pag-unawa. Laging ang usta po natin higil sa Diyos para tayo maghahanap sa ating mga sagot. Amen. So, ngayon
Amen. Maya-maya lamang po, meron tayong special guest na darating. Special someone din ni Ate Janet. At pinapartner po yung yate dyan sa labas. Para po mas makilala po natin si Ate Janet, ano, gusto ko pong itanong po sa inyo, siyempre, pag sinagot niya, makikilala natin, ano. Ang unang pong tanong, yung tanong, is ano pa yung native tongue ni Ate Janet? Or yung salita nila? Anong tawag yung salita nila? Zambal. Sampalenyo. Zambal. Pantalenyo. Si Ate Janet ang makakasagot niyan. Sige po, Ate Janet. Sampalenyo. Sambal, pwede rin po yung sambal ni Pastorio. Pinuwi lang po. Tsaka isang pagtanong para makilala natin si Ate Janet. Pag sinugod natin siya sa probinsya, alam natin kung saan natin siya pumuntahan. Ano? Taga saan po si Ate Janet? Zambales. Zambales. Siyempre specific. Iba. Basinlok. Filipino. Candelaria Quezon. May Candelaria Quezon. Candelaria Sambales. Yun. Tama po ba nila? Iba Sambales. Number ng bahay? Sako po tayo yung masinlok. Ano po? Masinlok. Ay iba. Ay hindi na. Malayo na yun. Candelaria. Candelaria Sambales. So pagka pupunta po tayo ng Sambales, sa Candelaria, susugurin po natin si Ate Janet. Yun lang. Maniligo pa rin daw. Yung number daw ng bahay. Send location. Send location na lang. Send location. Ng gate. Anong kulay ng gate? Parang extra color na lang. So, may ali ka dito, dalawang tayo para may rawin sila. So, maghahawak kami ni Aiza ng dalawang bagay. Or magkikip kami. Uhulaan nyo kung anong kulay. Pipili kayo kung ako or siyang huhulaan. Oh, yung hawak niya or hawak yung huhulaan niya. So, dito ko. First contestant na huhula. Magalingan ko ng kutog. Sino po ko nang huhula? Okay. Akala mo pala hindi nila makita. Okay lang, hindi nila nakita. Nakita ni Ay? Oo, oh, nakita nila. Best meal. Kaya pala eh. Oh, nakita ko. Oh, nakita ko. Okay, sino po muna huhula? Sino po muna huhula? Kuya Chito, kanino po huhulaan yung kulay? Akin or kay Ate Aiza? Maliit ba yun? Malaki? Kulay, kulay lang, kulay. Color ng hawak namin. Color. Color lang ng hawak. Yung contestant na ang gigess kasi may chance tayong lahat na mag-guess para palakasan ko ng ano yung instinct. Ganun. Kanino po yung hulaan? Ayo. Akin? Sige po. Blue. No, wrong. Next contestant. Wrong. Silver. Silver? Ano po ito? Handa po. Malawang hula. Spell! Spell! Spell silver. Silver? S-I-L-T-E-R. Yes, Silver! Clip! Yung naka-answer! O, group 1, may prize! Okay, next contestant! Meron pa ako. Okay, sige, sige. Next contestant, Aiza. Silver na clip? Sino daw humula? Meron ako na ito. Black! Ano to? Blue! O, black daw. Anong gawin? Pag-lawang anong? Pag-isip
Ano to? Na, wala na. Kulay? Hairpin? Hindi. Hindi. Mali. Ah, tali sa po. Hindi. Papel. Papel. Hindi po. Alam mo yan. Plastic bag. Grabe naman plastic bag. Oh, Earphone. Lagay pa spell po ate. Blang. B-L-O-C-K. Joke lang. Halo. Oh, sige. Ano pa spell? B-L-O. B-L-O-C-K. Okay, tama po sir. Pakita natin. Bar. Ando. Ano lang yun? Board. Dalawang question pala yun. Okay, si next contestant, yung hindi pa po nakakahula. Next contestant. Next contestant. Hula, hula. Sino po gusto nyong hulaan? Hindi, contestant. Magsaguhula ka lang kung hindi naman kayo contestant pa. Contestant, next, volunteer. Tapos lang ka ba, tapos ang hulaan. Okay, kuya RJ, sino ang hulaan mo? R.I.D. Ito nga akin, o kulay. White. I-spellingin yung kulay ha. Wrong or flash? Blue. Wrong. O, next contestant. Wrong. Next. R.E.D. Wrong. O, next contestant. White. Burgundy. Wait. Kanina yung hulaan mo. Sa'yo. O. Burgundy. Wrong. Kuya? Eddie. Kanina po yung hulaan nyo? Akin? Orange? No, wrong. Orange, kulay, or fruit? Wrong. Hindi orange. White? Violet. Ano ba yan? Naghuhula agad yung taas kamay tapos ano? Taas kamay. Contestant? Okay, kuya? Violet. Sino? Akin kanya? Akin? Ito? Ano ba? Lavender. Violet. Wrong. Okay, pupuntunin muna natin ang games dahil may special recent drama. Special po tayo. Happy birthday to you. Dahil very special day ni Ate Janet ngayon at magbibigay tayo ng message kay Ate Janet, nagpatawag po tayo ng mga ambassadors din. Ano po? Nagpatawag. Nagbigay ng inspire kay Ate Janet. Ang po tinatawagan ng ating mga special guest. Pasok po! Okay, group 1. Group 1. Si Ate Rose at saka si... Sino ba yung isa na? Oh, dapat yung sabi mo pa. Ako. Ano yun? Yellow green. Oh, dilaw. Ano yung Tagalog yellow green bro? Ano yung verde? Verde yan? Ano? Verbao. Ah, ito. Verde dilaw. Supporting si Pastor. Texas. Dilaw na verde. Ano kaya yung yellow green sa Tagalog bro? Ano ito? Dilaw. Hindi, merong yellow green sa ano? Na Tagalog. Kaya ba hindi ka kasali kasi alam mo ito, sa'yo pala no. Contestant, color lang po ang huhulaan. Color. Pink. Taas na muna kamay bago maghula. Gaya pa, blue. Blue, kanina po yung blue. Blue. Akin or kaya ate Al?
Red. Red. Pula. Kanino po yun? Sa'yo. Wrong, wrong. Wala, wala, meron ng blue. Iba, Ate Janet. Ay, gray. Wrong. Kuya. Yellow, sa'yo. Wrong, wrong. Naka. Wrong. Blue, green. Kanino? Isa. Wrong, wrong. Next. Kanino? Kanino? James. Kanino? Red, siyempre. Kanino, kanino ang mulan mo? Wrong, not red. Ate, white. Yellow. Wrong, wrong. Brown. Blue, green. Kas muna ng kamay, naliluto kami. Kas kamay, oh. Change game. Change game. Change game. Change game. Gusto talaga. Second emotion. Ate, grace. Pink. Uy, meron na. Wala pa. Haya kasi, oh, okay. Oh, ate, grace, pink. Akin? Wrong, wrong. Ate, I'm pink. Wrong. Pinawin mo siya. Sige, kanino? Pusya, pusya. Kanino? Pusya. Spell. Kanino ang pusya? Pusya. Pusya ka niya. Wrong, wrong. Blue, green sa'yo. Wrong, wrong. May blue, green ba? Kapatid na naman ang araw nito. Kapatid na naman yung ulit. Violet nga eh. Violet yan eh. Violet! Lavender! Ayaw ka na first one. Mali daw. Lavender! Red! Walang nagsasalaan. Ang hinulaan mo. Uy! Red! Sabi mo! Akin sabi mo, Ate Grace. Akin yung hinulaan nyo. Okay, change item kami. Walang nakahula. Ay, may mag next item mo na. No. Ano yan? Para po kay, ano, kay Ma'am Janet. Nung una ko po siyang makita, ang sabi ko talaga sa kanya, masungit, nakakatakot, parang stricto. Kasi sa tuwing tatawag ka sa kanya, connect mo sa zero, connect to Ma'am Janet. Sasagot. Hello, good morning. Sabi niya, ganoon talaga po yung sagot niya sa ating tatawag. Kaya kaming dalawa nung kasama ko sa trabaho, nagtutulakan kung sino yung tatawag. Kasi yung sagot niya talaga, hello, good morning. So, so, yun po talaga yung team ko sa kanya noon. Masungit talaga siya. Nung anniversary po natin, yung last year, first time ko siyang makasama, eh nakamask. Tapos hindi ko nakilala, sabi ko, si Ma'am Janet ba yun? Parang di ako makapaniwala na umattend siya ng anniversary. Tapos the next week, umattend siya naman siya. Kinonfirm ko pa kay Ate Erin, sabi ko, si Ma'am Janet ba yung umattend ng anniversary? Sabi niya, oh, parang sa isip ko po, parang imposible kasi masungit siya, tapos attend siya sa gawain. So after po nun, nag-meet po kami nun sa anniversary, wala pang formal na yung, uy ma'am, wala pang ganon. Ano pa lang po eh, parang, ay si Ma'am Janet, yung gano'n lang po. Katagalan na po namin magkasama sa gawain, unti-unti, parang lumambot na siya sa akin. sa ting tatawag na ako, hindi na ako nag-aalangan na ako yung tatawag sa kanya, connect to zero, kasi, hello, good morning. Ma'am, si Aisa po ito, Salpin Ma. Oh, ano yun? Lumambot na po yung ano niya sa akin kasi siguro yun din po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya no, na nung una parang dry siya sa'yo nung nakita niya na magkasama kami sa gawain palagi parang hindi siya pumait, binago siya ng Panginoon kasi hindi po natin siya masisisi kasi sa trabaho niya talaga sobrang toxic, sobrang stress, lahat responsibilidad niya. So, nandun yung, ano yung parang maliitin yung ulo niya. So, ang masasabi ko lang po kay... Excuse me. Ang masasabi ko lang po kay Ma'am Janet, Ate Janet natin, pabaon lang po na isang encouragement. Kung ano po yung naumpisahan niya dito, huwag po niyang tatapusin. Ipagpatuloy niyo po sa Pilipinas. Amen.
Pilipinas, yun lang po. God bless po. O, kanta na ay. Kanta na. Ay, kanta na ay. Hindi po ako prepared eh. Ngayon lang po, hindi ko talaga. Bye, Grace. Okay, sigaw na. USB. Kayak na ako. God bless po. Ayun, siyempre una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Lord na nakasama na natin si Ate Johnny dito sa ating mahal. So, matagal na rin pala, ginagawa ko siya sa ating December, so siya ako nang umaten. So, noong nakita ko rin sa kanya, tulad ng sinabi ng kanya, parang medyo asa, parang ano siya, yung kasi nga silent siya eh, tahimik siya tapos nasa gilid lang. Tapos totoo. Parang masungit. Parang sabi niya, parang natapot ako kung pwede din. Yung sa personality ko kasi medyo jolly talaga tapos palabati. Pero nung bumatid nga siya din niya, pero medyo nag-alinlangan din talaga ako. Na ano siya. Ganong person question. Kasi pag medyo, siyempre pag medyo ano sa atin, parang nandun din naman yung response. Saka yung unang basa mo kasi talaga yung, hindi siya tapos, ganun talaga yung ano niya, parang, ano po? Mabebe na lang ako. Ganun. Pero salamat kay Lord kasi hindi natin akalain na, hindi ko rin akalain na sobrang sweet pala ni ate, sobrang active niya rin talaga rito na, yung nakaka-bless lang na busy. Alam ko naman lahat tayo busy kasi may mga trabaho. Pero nakaka-bless na nakikita ko siya sa BS. Present siya palagi sa mga practice. Tapos yun na, nagsusong lead siya, nagbabakap siya. Sobrang nakaka-bless, nakaka-inspire lang na. Yun, sana hanggang depend to break out hanggang sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Na, ituloy lang natin. Sa Pilipinas pa naman, hindi naman sa Pagano, syempre alam natin doon na hindi naman bago sa akin na maka-attend na sa magkaroon din ng ganito. Pero medyo bata pa kasi ako noon. Na sa Pilipinas kapag ka yun nga, hindi ka binihiyaan talaga ng magandang boses or hindi ka talaga binihiyaan ng magaling na yung malambot na katawan sa pagsasayaw, parang mahirap para sa iyo na maging active sa ministry. Parang ganun yung naging ano ko. Medyo bata pa ako noon, so hindi rin naman ako ganun ka-active noon. Kahit nga sa mga prayer noon kasi medyo rebelde ako ng mga panahon noon. Pero yun yung napansin ko lang din noon. Pero sana hindi yun maging hindrance. At alam ko naman na with your, sabi nga nila, passion ito. So, gagawa kung talagang gusto ng puso mo, ate, na ayan, maging part ng music ministry. Kahit saan ka nga mapadpad. Isipin natin sa Saudi, mostly talaga Muslim country ito. Pero praise God, nandito tayong lahat. Hindi naging hindrance. Noong una, ang mga tao sa Pilipinas, natatakot sila na po, hindi ka Muslim, parang nakakatakot na pumunta ka dyan. Pero nandito tayo, mas malaya nga tayo dito magawa yung gusto natin, mag-praise and worship, mag-BS. So, pray ko na hanggang Pilipinas, kung talagang gusto mo ate, I pray to God na walang makakaharang hanggat gusto ng puso mo. At para kay God, gagawa siya ng paraan. Ilalagay ka niya kung saan ka nararapat. So, I pray na more blessing and good health sa Pilipinas, sa iyo, sa pag-uwi mo sa Pilipinas and to your family. Enjoy your time. Medyo matagal ka rin pala po dito. So, enjoy your time to the family. Pinagdarasal ko na talagang ma-enjoy ang bawat moment. Kumbaga mabawi ba ang bawat moment na mawala. Na nawala ka mo ng dito. So, yun na. More blessing ako. Love you, mommy. Hindi yan, yung isang malaking bag. Salamat sa buhay ng buhay nito kasi... Yung malaking bag sa lalim. Ano man yung... Hindi yan, kahit pala. Ang nangyayari sa buhay natin. Kaya ano yan? Pwede daw. Kali. Hindi lang kasi ang mga bagay-bagay. Kumain ako eh. Susunitin sa atin. Pahingan ako, nakalimutan ko. Ayun, 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 ay
Pero nakita ko po sa inyo, tinuri ko po kay nanay ni Atchon. Wala na, napaka-respeto ko po sa inyo. Purihin ang Diyos kasi nakilala ko yung kayo na kasama ko kayo sa Pilipino. At nandun yung guidance niyo palagi yung pastora sa amin. Ayun. Masasabi na ako yung message sa inyo. Mati ba yung unang ito kasi may ano ka, naglanda ko ka. Hindi ng Diyos ang buhay mo. Matigas yan. Nangyari man yung pauwi ka. Yun, may mga manatili na ang nawasi palagi yung salita ng Diyos. Amen. Paano ba pinag-alala? Ayun. Alam mo na yung katotohanan. Amen. Manatili lang sa iyo. Kung napagamba ka, ano nasa Pilipinas. Sabi nga sa John 15:7, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa iyo, ay hindi nyo alam ang iyong ibigin at gagawin sa inyo. Ngayon, kaya huwag ang mga mga bago kung naiuwi, kung mga harap yung mga material things, kung mo yung buhay na kanahan. Blessing na yan, hindi naman tayo mababayan ng Diyos kung tayo mananatili sa kanya. Amen. Sabi nga ito sa chapter 15 verse 7. Huwag ka na pwede nga siya eh. Huwag mo lang ulit. Ayaw, ganda yun. Pwede ko lang ulit. Ah, bakit? Pwede nga siya. Huwag ko yun. Huwag hindi mo maganda. Amen. Amen. Ganda na yan. Wala na? Maasalaman ni Ate Janet. Unahin ko muna kay Kuya Eugene. Kuya Eugene, salamat sa buhay mo na patuloy kang ginagamit ni Lord mightily sa kanyang gawain. Tandaan mo lang po yan na alam mo niyo, wala rin tayo, kaya na wala ko. Okay, message ko lang sa'yo. Ano ba yan? Kumain ka eh. Kumain ka? Oo, oh, pero ayos lang. Oo. Oh. Na-feel ko po kasi na ano pa na naging yung ano mo nung nawala kami dito. Sorry to say this, pero gusto ko lang din maano ni Kuya Eugene no, na hindi ibig sabihin na nawala kami dito is yung samahan natin, kung ano yung na-create natin na at samahan dito, hindi yun magbabago, Kuya. At wag mo sisisihin yung sarili mo, hindi ikaw ang dahilan, no, na kung bakit kami inalis ni God dito. May purpose ang Panginoon. Walang kahit sino sa atin makakapag-explain kung ano yung purpose na yun. Dito. Kundi para lang sa kanya talaga, sa magamit tayo, magpatuloy tayo. Ayan. God bless you more at sa iyong pamilya. Masama kong tingin. At ayun, kahit alam nyo naman kung saan kami pupunta rin. Andito lang kami parati. At kay Ate Janet naman. Ayan. Nung sinabi po sa akin ni Ate Chona na ayos lang ano mo ah. Willing ka. Okay, no? Pag kumain ka, nung muna naman kaya? Sabi ko, wow, praise God. kahit na maraming hadlang, blood. Maraming so, ano, kang narinig na hindi normal din. Pero nagpatuloy ka. Remove mo, hindi lang sa tao, kundi kay God, na may talento siyang binigay sa'yo. Amen. Yun yung pinakaimahalaga atin. At kahit maiksing panahon lang na nakasama ka namin dito, nakita namin yung
pagmamahal mo sa amin. At yung sabi ni Atay sa kanina na parang mataray si Ate Janet. Hindi pala. Pagkasama ko pala siya, talagang game na game. Yeah, parang na. Hindi siya, ano, hindi siya. Tama, tama. Agree, agree. Parang millennial level. Yeah, agree, agree. Parang hindi siya ate. Ayan. Ate, sa pag-uwi mo, alam naman natin na God provided lahat ng mga kailangan mo na. Pinunan niya na yung mga pangangailangan mo. At training ground kasi natin ang Saudi Arabia. Nawa, magpatuloy ka sa Pilipinas at ikaw yung maging instrument or daan para yung mga anak mo, mahigayat mo din, makakilala sila. So, ayun lang ate, God bless you more and we pray pa na magkaroon ka ng magandang kalusugan. Kanta, kanta! Kanta, kanta! Kanta, kanta! Kanta, kanta! Goodness of God! Goodness of God! Maestro! Good piano! Oh, the goodness of God.
Na iwan mo basta yung pathway na
yung nasa right way kasi, right direction, because ako lang mag-isa, mag-isa, kumakot tayo ng bahay. At the same time, mayroon tayong konting pera. Kuya, parang kasi yung sarili ng kapay na ako. Kaso nila kamay ng mga hindi mo nagkape! Hindi nagkape ko din! Ba't? Uuwi na eh, baka maubos yung budget. Marami na ako, marami. Marami, sapat daw, sapat. Sapat daw, sapat, sapat pa. 20 years na, 20 years. 20 years? Nasa 20 million na. Lyrics lang.
Siyempre, ang goal ng
pinagtatrabaho natin, iba yung ating service. Amen. So, kailangan maging strong tayo kasi pag hindi strong, hindi susunusin sa iyo. Tama yan. Kaya, pag gano'n talaga ako sumagod kahit sa nilayo ko, pag gano'n ako sumagod. Sa kaya, history, alam niyo. Ito si Pastor. Ito po. 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 So much po. Yeah. God bless you. Ito po. Ito po. Ito po. Goodbye. Goodbye. Bye for now. Bye. Bye for now. Pagkat sa piling mo,
Balik na tayo.
Pero kaya kaya timer start now. English. Thank you.
diriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Thank you for the additional life year, O Lord God. Thank you for the previous years full of blessings and protection, O Lord God. Thank you din po sa napakasarap na fellowship ng inyong mga anak, O Lord God. Naramdaman namin ang inyong presensya, O Lord God, at dalak din kayo sa amin. Maraming salamat po na kayo ang pumapawi sa aming kalungkutan. Kayo din po ang nagpapalit, O Lord God, nag-aalis ng aming kabigatan, O Lord God. Malungkot, Panginoong Diyos, na mag-iwalay, subalit we are comforted by the fact that this is not goodbye, O Lord God, because we shall see each other somewhere, O Lord God. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na si Ate Janet sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, Panginoong Diyos, ay inyo po siyang gamitin doon at ang kanyang kaligtasan ay inyong instrument din na maligtas ang kanyang mga mahal sa buhay, O Lord. Alam po ninyo ang desire ng kanyang puso, O Lord God, na ang buong pamilya na niya nawa ay makakilala din sa inyo. At lahat ng plano niya po ay inyong tuparin, O Lord God. At pakaingatan siya sa kanyang pagbiyahe sa araw ng bukas, O Lord God. At kayo din po ang umawak ng kanyang mga iuuwing gamit, lahat ng kanyang bagahe, O Lord, lahat ng kanyang pera, O Lord God, lahat ng kanyang daladalahin, O Lord God, pauwi sa Pilipinas ay inyo pong ingatan, O Lord God. We pray, Father in Heaven, na maging ang mga katabi niya, makasama niya sa biyahe, Panginoong Diyos, ay makaranas din at makita sa kanya ang pag-ibig na galing sa inyo, O Lord, at naway sa lahat ng kanyang pupuntahan ay maibahagi niya ang iyong salita, O Lord God. At maraming kaluluwa din ang makakilala sa inyo sa pamamagitan niya. Maraming salamat po sa fellowship naming ito, O Lord God, at thank you, O Lord, for nagkita-kita kami muli, O Lord, ni na Kuya Angel, ni Ate Carla, O Lord God. Thank you for the reunion, O Lord God. The tunay ng Panginoong Diyos na walang makakasira, O Lord God, sa bond, O Lord, na kayo ang nag-establish, O Lord God. Maraming salamat dahil sa pag-ibig ninyo na siyang nagbubuklod pa rin sa amin, Panginoong Diyos. Kahit saan kami magpunta, Panginoon, ang pag-ibig lamang ninyo ang siyang nagpapahigpit ng aming pag-iibig ang magkakapatid, O Lord God. And thank you, Lord, for bringing us together in this place, O Lord. And as we say goodbye to each other temporarily, O Lord God, nawa, Panginoon Diyos, ay gabayan ninyo ang bawat isa sa amin. Maging ang mga magmamaneho ng aming sasakyan, maging ang mga daraanan namin ninyo kong hawiin, na makarating ang bawat isa sa kanilang mga tahanan na ligtas at payapa, O Lord God. Ang mga kamay na magmamaneho ay inyo kong hawakan, O Lord. Panginoong Diyos, muli, O Lord God, we give you glory and we give you praises. Maging sa aming pagpapatuloy ng fellowship, O Lord, kayo pa rin ang aming pinapupurihan. Lahat ng mga inawit namin ay para sa inyo, Panginoong Diyos. Ang mga gagawin pa po namin at aawitin at sasambitin ay para sa inyo. Na nawa, O Lord, ay malugod kayo. Father in Heaven, we give you glory, we give you praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yung mga birthday celebrants po. Ay, sa akin. Yung birthday celebrants. Yung mga birthday celebrants. Ay, ito. Amen. Hallelujah. So, ating pong ipag-pray ang ating pong mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga karawan. Salamat po aming Panginoon, O God, sa buhay ng aming pong mga kapatid, Panginoon, O God, si Ate Elaine and si Kuya Eugene Dizon, Panginoon, O Lord God, sa panibagong taon, Panginoon, O Lord, na nagkalungkot sa kanila, Panginoon. At dalangin namin, O God, na patuloy nga po, Diyos, na sila yung gamitin, mightily, Panginoon, O Lord God, sa inyong ubasan, Panginoon, O Lord God.
patuloy na makita mo po ang kanilang mga puso, Panginoon O God, na nandun po ang galak. Ang tuwa, Panginoon O Lord God, na kayo po ay kanilang mga paglingkuran, Panginoon O Diyos. Pagpalain mo po sila, maging ang kanilang pong sambayan, Panginoon O Lord. Pagkalaw, Panginoon O God, ang kanilang pong mga pangangailangan, Panginoon O Lord. At patuloy din pong magamit silang instrumento, Panginoon O Lord, upang marami pa pong mga kaluluwa, Panginoon O God, maging sa kanilang pong sambayan, Panginoon O Lord. Ang tanggapin rin po kayo sa kanilang buhay bilang kanilang pong Diyos at tagapagligtas, Panginoon O Lord. Salamat po at patuloy nga po na naway ang iyong pagpapala, Panginoon O Diyos, ay patuloy po nilang maranasan sa kanila po mga buhay. Ama, ito po ang aming samang dalangin, may papuloy pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.